Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans ni Mengay, welcome to my YouTube channel. May bago po tayong update mga ka-Aldab. Ito po ang mga ganap kay Mengay kanina sa Eat Bulaga. Pero bago po tayo magsimula, syempre mga ka-Aldab, comment po muna tayo sa mga nagre-react sa reaction video po natin. Alam niyo po ba mga ka-Aldab na kung bakit po ba wala pong update si Tisoy para sa pelikula ni Mengay na Isa Pawit Feeling, na parang hindi raw siya nagpo-promote mga ka-Aldab? Well, sa tingin niyo kasi hindi po siya laging sinasabi sa TV, pero madalas po yun mga ka-Aldab. Behind the scenes lang po ang sinasabi niya, dahil nga po bawal siya mag-promote. Kumbaga eh, hawak po kasi siya ng GMA7. Although nagka-collaboration, pero hindi po talaga pasok sa GMA management si Mengay. Kumbaga ang kumikita po kasi rito, sa mga hindi po nakakaalam mga ka-Aldab, ang hawak po kasi ng management ni Mengay ay APT management na pagmamayari ng Eat Bulaga. Ang GMA network ay hawak lang po ang Eat Bulaga, pero parang naghahati po sila ng kita. Pero pagdating po kay Mengay, ang kita po ng ni Mengay sa ang kita po ng APT kay Mengay ay solo po nila, kaya walang pasok ng pera po sa GMA network. Kaya hindi po talaga po pwedeng mag-promote ang GMA, although balita, pero yung magpo-promote malapo po siguro yun, kasi alam po naman natin ang GMA network na kahit na si Mengay pa yan ay hindi po basta-basta nagpo-promote. Hindi po ba? Medyo sana mga ka-Aldab nabigyan ko kayo ng update na talagang magbibigay po talaga ng ano si Tisoy, kaya lang off-cam lang magsasabi rin siya na talagang susuportahan niya. Alam po naman natin na susuportahan po si Mengay dahil love niya po talaga yan mga ka-Aldab. Oops, issue. Dito na po tayo mga ka-Aldab. Alam niyo po ba na kanina muntik na pong matumba si Mengay, dahil nga po sa puyat din po siguro, sa pagod. Biruin nyo, napakagang dumating yan. Nag-update po ako sa inyo mga 9:30. Nasa APT na po siya mga ka-Aldab. Nagre-rehearse na. Natapos po ang shooting po nila Mengay ay 2:21 ng madaling araw mga ka-Aldab. Isipin nyo yun, uuwi ka mga 3 o'clock na, magpapahinga ka, 6 o'clock babangon ka na para maligo, mag-ayos, tapos pupunta ka sa APT studio. Well mga ka-Aldab, ito po talaga ang pinakamaganda, dahil sa sobrang bait po ni Mengay at sa sobrang proud sa kanyang trabaho, mapasaya lang po tayo kahit sobrang pagod at puyat ay gagawin niya. Kaya nga po maraming sumasaludo kay Mengay, kaya nga po yung mga fans niya tuwan-tuwa nung nakita siya. Yan po ang hindi nakikita ng mga taong manhid, kumbaga mga ka-Aldab. Ang gusto lang po ay pabagsakin ang taong katulad ni Mengay, na dinadown po nila, na kung ano-ano po ang mga comment na masasakit na salita. Hindi po ba nila nakikita yan? Kung tutusin mga ka-Aldab, kung sa pera lang, ay mayaman na po talaga to si Mengay. Baka sabihin po kasi, syempre kailangan pera eh. Di po ba? May business po yung mga magulang ni Mengay. Tapos si Mengay may 4 na branches ng McDonald's. Di po ba? Napakaraming TV commercial. 16. At sa mga hindi po nakakaalam, top 10 si Mengay sa pinakamayaman sa Pilipinas mga ka-Aldab. Pang-siyam siya. At ang pang-sampu ay si Jessica Soho mga ka-Aldab. Real talk po to mga ka-Aldab.
kahit pa paano eh, nag-research po tayo. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na kailangan ni Bengay ng pera dahil nga po daw kumbaga maluho siya, gastadora. Sabi ko nga mga kalab, kung gastadora po si Bengay at mahilig po sa mga material na bagay, eh dapat po wala siyang apat na branch ng McDonald's, hindi po ba? Kasi doon niya na maibibili, kaya lang nagkaroon siya eh. Siya po ang kauna-unahang first celebrity na nagkaroon po ng ganyang branch ng apat sa McDonald's. Isipin niyo mga kaldab, trivia yan. Yun po mga kaldab ay 101% real po. Lahat po ng sinabi ko ay totoo po mga kaldab. Siyempre napanood niyo naman po kanina sa production number na binigay po ni Bengay na talagang muntik na po daw siyang matumba. Nawala na po daw ang kanyang pagod. Well, pagod po yan. Siyempre, hindi po natin maiiwasan. Tao lang po yan. At marami po nakapansin na malaki po raw ang pinayat ni Bengay. Well, kung ako tatanungin, mga kaldab, pansin ko talagang lalo na yung mga nakikita kong picture niya, eh medyo pumayat po talaga siya. Ito talagang sasabihin natin dahil nga po sa stress yan. Dahil nga po dalawang shooting ang ginagawa niya. Isa pa with feelings, tapos issue ng stoppable na talagang habol na habol po sa oras. Lalong-lalo na po yung isa pa with feelings na malapit na po ipalabas sa buong Pilipinas, kumbaga. Kaya nga po, ganyan po ka, kumbaga parang mahina po. Bengay kumbaga, pero hindi niya pinapakita yan mga kaldab dahil nga po sa pagmamahal niya sa mga taong nag-aabang at naghihintay na makita siya sa APT studio mga kaldab. Pero gaya po ng sabi ko, eh malapit na pong matapos yan, at pag natapos yan syempre papasok na po dyan si Tito mga kaldab. Abang-abang na po tayo sa Daddy's Girl. At siya po raw ay magiging membro na ng Daddy's Girl. Talaga po, inaabangan na rin po natin yan mga kaldab. Kaya itong mga sinasabi natin mga kaldab, papaliwanag ko po uli. Kasi nga po, lagi lang, kumbaga eh, wala po raw talaga tayong, kumbaga gawa-gawa lang po raw itong mga istorya mga kaldab. Sasabihin ko mga kaldab, real talk po ito mga kaldab. Lahat po ng mga sinasabi ko ay ayon po sa mga comment ng Aldab Nation at sa mga Aldab Soko. Kaya kung nga po tama at kumpleto na i-report ko, dahil nga po sila po ang nagbibigay. Although sabihin na po natin na tayo ang gumagawa ng issue, sinasabi ko po yung issue na yun. Katulad nga po ng sabi ko kanina na gumagawa na naman po ng ingay si RJ Atayde dahil nga po wala na po siyang teleserye sa ABS-CBN. Kaya sabi ko mag-aware po kayo kasi baka gumawa na naman siya ng isang kahindik-hindik at di ka panipaniwalang mga edit na talagang ipabibigla ninyo. Yun po kasi ang sinasabi ng Aldab Soko. Aware ko lang po mga kaaldab. Kumbaga handa na kayo dahil nga po walang teleserye ng isa ay didikit at didikit sa kanya guys. Dito ba? Kasi si Bengay po talaga ang pinakamaraming hindi ko may excellent endorsement, lalong-lalo na po ng dalawang dikit na pelikula. Hindi po ba? Kaya sa mga nagsasabing may mga artista na kumbaga naghihintay at naiingit, marami po mga kaldab. Kaya lang, masakit po kumbaga hindi na lang po tayo magbabanggit. Alam din naman po ng mga tao dyan kung sino yung talagang nang da-down kay Bengay. Di po ba? Kaya nga po siya ayaw papasukin sa loob ng GMA Network ay dahil masasapawan ang mga magagaling na artista ng GMA Network. Di po ba mga kaaldab? Kaya abang-abang lang po kayo rito para pagka laging latest po talaga ang binabalita natin. Lagi po talagang update. Kaya sa nagsasabing laging kumbaga lagi po tao paasa ang channel na to eh nagkakamali po sila mga kaldab. Kayo na po humusga sa mga sinasabi ko at sa mga nakikita nyo sa
Twitter man, Facebook o sa Itbulaga. Hindi po ba mga kaldap? Hanggang dito na lang po yung update natin kay Mengay. Hanggang sa muli, thank you for your watching.